Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Jeffrey Hino again. As you can see here, meron akong hawak ng sapatos, and for today's vlog, ang i-share ko sa inyo is how to do a runner's knot. Ano nga ba yung runner's knot? Pero bago yon, kung bago ka sa YouTube channel ko, please click the subscribe button at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga DIY, races, and training tips na ina-upload ko. Bakit nga ba siya tinawag na runner's knot? Napakadali, di ba? As the name implies, runner's knot. So, runner's knot kasi siya yung typical na ginagamit na pagtatay ng shoe ng mga runners. Ginagamit ko rin siya for a long time na, so isashare ko lang to doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gawin yung runner's knot. Pero kung alam mo na to, good for you. Kaya, ang vlog na to ay para doon sa hindi manaka-experience pa how to do a runner's knot. Ang advantage ng paggamit ng runner's knot is meron siyang magandang fit here sa heel. Iba-iba kasi yung terrain na tinatakbo natin. Meron tayong trail, meron tayong road, meron track. This is really good for trail running kasi yung trail running is muddy, basa, umuulan. So, pagka perfect yung fit ng inyong sapatos, especially here sa may heel, kasi yung runner's knot, napansin ko, comparing to sa other knot na ginagawa ko before, meron siyang perfect snug fit here sa may heel. So, hinihila niya yung this part para maging masikip sa dito sa may heel part yung sapatos. Which is, pagka hindi ganun yung ginagamit kong shoe knot, maluwang siya. May tendency na yung sapatos is pwedeng matanggal. Pero kung naka-runner's knot, perfectly secure yung inyong heel dun sa sapatos. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Sobrang dali niyang gawin. So, ganito lang. Ilalagay mo lang yung shoelace mo sa typical way kung paano mo siya ilagay. Ayan. After nyo mailagay yung shoelace nyo doon sa typical way ng paglalagay, nagkakaroon lang ng difference dito sa last part. So, ipapakita ko step by step kung paano ilalagay yung pinaka last part para magawa nyo yung runner's knot. So, here, dito sa second to the last na butas na hole sa sapatos mo, ang gagawin mo lang is, papasok mo lang siya dito sa, papasok mo siya dun sa ilalim. Yan, okay? So, yan yung typical way na pagtatali. And then, second to the last na butas, doon sa pinaka, lagay niya ng lace, ilalagay mo lang siya dyan sa ilalim. So, here, and then, next step is, ipapasok mo lang ito dito sa last na butas. So, makakarate-karate ng ganito sa dulo. And then, sa other side, ganun din ang gagawin mo. Ayan, pareha silang merong ganitong lace na nakalabas. And then, pagsusutin mo na siya, ang gagawin mo lang is this side, yung nasa left side, will go to the right side, dun sa butas ng right side. And then yung right side, papasok dito sa butas ng left side. Yan. Once na nakapasok na, pwede mo na siyang hilahin. And then, pwede mo na siyang gamitin. So, ganito lang maglagay ng runner's knot. And then, ipapakita ko na ipipit ko siya sa paa ko. Yan, nagawa ko na yung runner's knot and then isusuot ko siya para makita nyo yung fit kung paano. Once na nasuot nyo siya, pwede nyo i-adjust yung fit dito sa harap. Hilahin nyo lang kung gusto nyo nang masikip yung harap. So, since hindi ako masyado nagbibigay ng fit dito sa harap para nakagalaw ng maayos yung mga toes ko. So, dito mo lang sa likod siya, pwede higpitan din. So, ayan na, nakapasok na yung lace dito sa pinakambutas. So, ganito lang siya. Ayan. Once na nandiyan na, hilahin nyo lang ito para mag-fit. And then, hilahin nyo lang ito para humigpit. Ayan. And then, pwede nyo siyang itali. Ayan. Ayan. Ayan, perfectly fit na siya.
So yung sapatos ko is hinuhold niya ng tama yung aking heel. Yung chances na matanggal siya is talagang konti lang. Siguro kung lulubog ka lang sa putik, pero kung typical na takbo lang or mabilis na takbo, hindi siya matatanggal. Sobrang higpit niya. And then once akong nakuha niya na yung perfect fit para sa paa niyo, pwede niyo siyang itali dun sa normal na pag-lace up ng sapatos. Ayan. Ayan. So, ayan na. Tapos na yung runner's knot. Or kung gusto niyo ma-secure, pwede niyo siyang i-double knot dito sa harap. Ayan, double knot. Ayan. Hindi na siya makakalas. That's it for today's short vlog, guys. Salamat sa panonood. And please hit the like button kung nagustuhan nyo. And comment down below kung may suggestion kayo na pwede kong gawin. Basta related sa running, sa DIY, and sa mga races. Na pwede kong i-share sa inyo. Salamat!